Good morning, guys. So, super dilim pa. 5:45. Umuulan. May interview ako ngayon. 9:30 ang interview ko para sa Arraigo Social ko. Medyo malayo siya. Kasi ako maglalakad from house of my boss. Then puntang Plaza Castilla. Siguro sabihin na natin mga 10 minutes. And then magsasakay pa ako from Cuatro Caminos Line 6. Siguro sabihin na natin 20 to 30 minutes. Cuatro Caminos to Plaza Eleptica. Then sasakay ako ng autobus 441 to or 442. At siguro mga 45 minutes 'yon. So kailangan on time ako. Kung hindi, mag-reschedule na naman ako. Kaya umalis ako sa bahay ni Amo ng 6:45 para mahaba yung aking excess na oras. At malamig na ngayon, guys. Last time, sleeveless na. So, medyo mahangin din at maulan. Kahapon, hindi siya umulan. Saturday, umulan. Siguro itong mga week na to ay mag-uulan-ulan. Update ko kayo, guys, later. Lumaba na ako ng Plaza Eleptica. Medyo matagal din yung biyahe ko. 7:50 na. May sign naman siya. So, mabilis siyang makita. May mga sign kung saan yung autobus. Papunta yung outside Madrid. Ito, nasakto siya. Nasak ako dito sa may cafeteria. Then, dito, sa hole na to, kapag hindi ka talaga marunong magtanong, hindi mo siya makikita. Andito sa first floor, andito siya. So, medyo maaga ako, 8:15. Andito na ako. 9:30 yung interview ko. So, ayaw ko namang mahuli. At super ulan. May mga mangilan-ngilan din na andito. Yan, tapos na yung interview ko. Ang dali, ang simple. Kinuha lang yung passport ko. Then, next ay tinanong niya ako kung kailan ako dumating. Tapos yung mga proof na documents na nagpapatunay na ako ay 3 years na dito. Yun yung ano, in Espanyol lahat. So, grabe ang Lord. Kasi 9:30 yung aking schedule ng interview. May mga tinawag. Sobrang aga kasi na dumating ako. So, mga 8:30 may nagtawag na. Sabi ko 9:30 ako. Tapos, ito nga. Ang nag-interview sa akin, Ecuadorian. Kasi tinanong ko siya. Tapos, binigyan ko siya ng flyers. At tinanong ko siya kung marunong mag-English. Sabi niya yung poquito, konti lang daw. Though, sabi ko lang sa kanya ay Cres Jesucristo. Believe in Jesus Christ. Ibig sabihin nun. So, yun guys. Thank you, Lord. Pauwi na ako at umuulan. So, grabe. This is it. Ito na nga. Kinuha lang yung aking mga original documents. Tapos, tinerox na. Ito pala sa likod. Pwede kang dumaan. Nandun ako dumaan kanina sa may cafeteria. So, uwi na tayo, guys. Mukhang uulan siya buong araw. O, ito na nga. At ilalabas ko ang payong ko. Ako kanina bumaba. Dos paradas lang. Then, tawid tayo doon sa footbridge. Meron doon sa kabila na bus. Ayan. So, kanina guys, maaga nga akong dumating, no? Mga pasado, alas 8, may nakausap ako na
Filipina. Nasabi niya, hindi niya alam kung siya ay pasado. At sabi niya ay very strict daw yung nag-interview sa kanya. Sabi niya kailangan niyang matuto ng Castellano dito sa Espanya kasi dito siya nakatira, which is tama naman. So ang sabi niya ang kanyang inaalagaan or ang nagtatrabaho siya sa bahay, malalaki na yung mga bata, 19 at saka 22 na ata, so more on English na sila, hindi na sila tulad nung bata na kung 5 nag-i-start pa lang silang matutong mag-Castellano at saka English. So sabi niya, sabi nung interview were dapat matuto siya talaga na mag Castellano. So may mga nag-i-interview talaga na sila ay very strict. Yung sa akin, tinanong lang niya sa akin, saan ako nakatira, kung may anak ako, kung ako ay single or married. Yun, parang 4 lang ata o 5 yung tanong niya. Kaya sabi ko, perfect talaga ang Lord. Talagang yung time na punta ako dun sa Equatorian. O diba? So glory to God talaga. So gusto ko talagang i-share na napaka-powerful. There is power in prayer. There is power in confession. So, my devotion today is sa 2 Timothy 2:15, kung hindi ako nagkakamali, 15 or 13. Sabi niya, when you are faithless, God remains faithful. So, yun, ang pangako ng Lord ay laging totoo kapag sinabi niya at meron siyang pangako sa iyo, tutuparin niya yun. So, I just claimed na hindi ako magse-second interview pa para sa aking residensya dito, sa aking ID. So, that's all glory for God. Ayun, at before that, naisip ko na din na sino man yung mag-i-interview sa akin, bigyan ko ng pamphlets. May pamphlets ako sa bag. May mga verses doon. So, yun, ang Lord ang humipo sa kanyang puso na basahin yun, i-translate kung ano man yung naandoon. Yan, thank you guys, adios. Dito na ako nagtatapos sa aking journey habang ako ay nag-aayos ng aking mga papel, habang ako ay nandito na at the same time, hindi ako makalabas pa muna, pero it's super, super close na tayo dyan. So, adios guys. Thank you so much. God bless.